Yeah, hello, hello. Yan, ganda ng sky. Oh, may mga ibon. Actually, mahangin-hangin siya, no? It's windy. It's February 10, so 2023. Yan, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, no, na December 2022. Ngayon is 2023 na halos na magiging half na yung February. Okay, so mga meron dyan kapuso. Okay, it's a heart month. Yan. Sineselebrate nila yung heart month ng mga iba, diba? Yung mga Valentine, sabi nga nila, araw ng mga kapusuhan, mga puso. Sa mga mayroong nobyo, sa mga mag-asawa, of course, sa mga wala pa na nagpe-pray, manalangin lang kayo dahil alam ko natin na ibibigay ni Lord yan in His perfect time. Di pa naman nahuhuli, di ba? Marami pa yan. So, yan, manalangin po tayo sa lahat ng mga nag-celebrate, ng mga my birthday, of course, sa mga anniversary, sa mga heart day, ng mga talagang nai-in-love, okay? Of course, syempre, pinaka-the best pa rin yung ma-inlove tayo sa ating Panginoong Jesus dahil siya po yung ating talagang nagmahal sa atin ng hindi nagkukulang, no? Walang talagang hindi siya nagkulang sa ating pag-ibig. Tayo man ay nagkukulang sa kanya, pero tapat ang ating Panginoon. Lagi siya nandyan. He's a faithful God, loving God. Hindi niya tayo iwanan, ipababayaan. Diba? Ang sarap yun. Of course, salamat din for yun, pag binigyan niya tayo ng mga partner na napaka mabait, mabuti, diba? May takot sa Diyos. Parehas kayong nagpe-pray. Parehas kayong talagang go on sa Panginoon, gumagawa sa Panginoon, why not, diba? Mas the best yung ganun. Okay, so napakabuti na ating Panginoon. Okay, so manalangin po tayo at makipag-isa po kayo dahil alam po natin na ang prayer is powerful and effective, at alam po natin na merong ginagawa ang ating Panginoon pag tayo ay nanalangin, no? Feel natin parang wala, but still, hindi po nasasayang yung ating mga panalangin sa ating Panginoong Diyos dahil alam po niya yung ating mga puso at ating kaisipan, at alam po niya yan. In His perfect time, sa will niya, iaayos po niya, sasagutin po niya yan. Naman po yung mga prayer request nyo, just trust God and believe, meron na meron po yan. Pero of course, dahil ngayon is araw ng mga puso, 4 days more, 'di ba? February 14 yung iba. Thanks celebrate ng mga kapusuhan. So, ipag-pray po natin sila, okay? Oh, so manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat Panginoon sa mga binigyan mo ng mga lifetime partner, O Lord God. Nawa ikaw maging sentro sa kanila, O Lord God. Pagpalain mo sila. I-bless mo sila, dakilang Diyos, at ganun din Panginoon. Provision, protection sa mga anak nila, O Lord God. Even yung mga couple, Panginoon, na ikaw ang manaig for this, na marami ang nagsiselebrate ng Valentine, O Lord, o araw ng mga puso. I-bless mo, Panginoon, at yung mga naghahanap ng mga pag-ibig, O Lord God, Father, bigyan mo sila ng the best man or women, O Lord God, na perfect sa kanila, O Lord God, na magkaisa sila, na magsilbi sa'yo, may takot sa'yo, at ganoon din na mag-worship, good provider, O Lord God, and even na mapagmahal, Panginoon, at ikaw maging sentro sa puso nila at sa relationship nila, O Lord God. Salamat din, Panginoon, at sa mga oras ding ito, yung mga talagang nawalan ng minamahal sa buhay, mga loved ones, Lord, comfort them, be with them, O Lord God, at gumalaw ka, Panginoon, dahil ikaw ang tapat na Diyos sa kanila, O Lord God. Alam po namin na hindi mo sila iiwanan, ni pabayaan, O Lord God, dahil alam po namin na lagi ka nandyan. Lord, thank you. At alam po namin na patuloy nagagalaw ka, O Lord God, sa puso ng bawat isa. Muli, O Lord God, bless, O Lord God, ang bawat family sa buong mundo, Panginoon, especially sa nagdiriwang ng mga kapusuhang ito, O Lord God. Salamat po. Lord, kinukumit po namin ang lahat ng ito sa iyo. In your perfect time, O Lord God, in the mighty name of Jesus, amen and amen. So muli po, shalom, shalom. May the Lord God bless you po. And of course, advance happy Valentine or advance happy heart day sa bawat isa. We celebrate the goodness and the kindness, the faithfulness of God sa bawat isa. Okay, so wala man tayong kadate, at least nandyan ang ating Panginoon, no? Just pray.
just talk to God and more na talagang go on sa Kanya. Dalalang po natin na meron siyang ginagawa, dalalang po natin na lagi siyang nandyan. Yan ang pinaka the best na mapagmahal, no? Nagmamahal ang ating Panginoong Diyos. Malay mo, this year or next year or what, di ba, makatagpo tayo ng mga kapuso ng bawat isa. Okay. So God bless you all. Bye-bye for now.